Kagapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais ko lang batiin ang aking may bahay, si Pastora Mary Grace Llobrera, ng isang maligayang kaarawan. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon, aking may bahay, Pastora Mary Grace Llobrera. Ganon din, aking binabati ng maligayang kaarawan at happy retirement day sa ating kaagapay na si Brother Engineer Romeo David. Maraming salamat sa iyong buhay paglilingkod, Brother Engineer Romeo David. Sa Diyos ang papuri. Ang ating tatalakayin sa gabing ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang kaluguran sa Diyos. At ito ay binigyan natin ng pamagat na magandang halimbawa ng paglilingkod. Kaagapay, kung ikaw ay tatanungin, sa palagay mo, ano ang mga katangian ng isang huwarang alagad ni Kristo? Sa araling ito ay tatalakayin natin ang tungkol kay Pablo bilang alagad ni Kristo. Mapapatunayan natin na siya ay isang huwaran o modelong Kristiyano na magsisilbing inspirasyon at hamon sa atin sa kasalukuyang panahon. Sa kanyang pambungad na mga pananalita sa Roma Kabanatang 1, sa mga talatang 1-17, ipinakita ni Pablo ang apat na katangian niya bilang isang huwarang alagad ni Kristo. Ang unang katangian ni Apostol Pablo bilang alagad ay ganap na debosyon o pagtatalaga ng sarili kay Kristo. Ang sabi sa Roma Kabanatang 1, talatang 1, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Pansinin natin ang mga salitang ginamit niya tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang relasyon kay Kristo. Mula sa mga talatang ito, pagbulay-bulayan natin ang tatlong salita. Una, alipin. Pangalawa, tinawag. Pangatlo, ibinukod. Talakayin natin kaagapay ang una, alipin ni Jesucristo. Ano kaya ang damdamin mo kung ipakilala mo ang iyong sarili ng ganito? Ako po ay si Juan de la Cruz, utusan po ako ni Ginoong Pedro Bautista. Natutuwa ka bang magpakilala bilang isang utusan? Sa palagay ko, hindi. Subalit si Pablo bilang huwarang alagad ay lubhang natutuwa na ipakilala niya ang sarili bilang alipin ni Jesucristo. Ang salitang alipin na ginamit ni Pablo ay tumutukoy sa pinakamababang uri ng utusan noong panahong iyon. Ang isang alipin ay walang anumang karapatan. Ang alipin ay parang isang bagay na pag-aari ng kanyang amo. Tulad ng ibang mga bagay na pag-aari niya, halimbawa ang damit o sapatos o kaya kabayo o alin pa mang mga bagay. Kahit anong gustong gawin ng amo sa kanyang alipin ay magagawa niya. Kung gusto ng amo na magtrabaho ang alipin na maghapon na walang tigil, hindi makakapagreklamo ang alipin. Kung ayaw ng amo na kumain o uminom ng tubig ang alipin, walang magagawa ang alipin. Kung gusto ng amo na ipagbili o kahit patayin ang alipin, walang makapipigil sa kanya. Kasi siya ang nagmamay-ari sa kanyang alipin. Inuulit ko, ang alipin ay walang anumang karapatan kundi ang gusto ng kanyang Panginoon. At yan ang tawag ni Pablo sa kanyang sarili, alipin ni Jesucristo. Isang ganap at lubos na pag-aari ni Kristo. At yan ang unang katangian ng huwarang o modelong alagad ni Kristo. Subalit kaagapay, napapansin mo ba
na kabaliktaran ang nakikita natin ngayon sa maraming Kristiyano. Hindi sila ang alipin kundi parang lumalabas na si Kristo ang kanilang alipin. Para sa kanila, si Kristo ay parang utusan nila na inaasahan nilang gawin para sa kanila anuman ang kanilang kahilingan sa panalangin. Na mga nagsasabing, Panginoon, gawin mo nga ito para sa akin. Panginoon, ibigay mo ito sa akin. Panginoon, hindi ko magagawa ang utos mong mahalin ko ang aking kaaway. Panginoon, hindi ko masusunod ang utos mong patawarin ko ang mga nagkasala laban sa akin. Bakit pa nating tatawagin si Kristo na Panginoon kung hindi naman natin susundin ang kanyang utos? Sa totoo lang, ito ang sabi ni Kristo sa Lucas kabanatang 6, talatang 46. Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon kung hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Kagapay, kung ibig nating maging tunay na alagad ni Kristo, dapat nating italaga ang ating sarili bilang alipin ni Kristo tulad ng ginawa ni Pablo. Ngunit baka may nagrereklamo sa inyo, napakahirap pala ang maging Kristiyano kasi alipin tayo ni Kristo. Kaagapay, napakababaw ng ganitong pangunawa kung anong klaseng Panginoon si Kristo. Si Kristo bilang Panginoon ay walang iba kundi iyaong nagmahal sa inyo at sa akin na anupat ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus upang mamatay bilang handog na pantubos sa ating mga kasalanan. Bago tayo naging alipin ni Kristo, siya muna ang naging alipin para sa atin upang tayo ay kanyang iligtas. Filipos kabanatang 2, mga talatang 5-8. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ayon pa sa isang awit, Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Kamangha-manghang pag-ibig, paano nangyari ito na ikaw na aking Panginoon ang siyang namatay para sa akin? Hindi mahirap ang maging alipin ni Kristo. Sa kabilang dako, isang dakilang pribilehyo ang pagiging alipin ni Kristo. Tulad ni Pablo, lubos na ikinagagalak ko at itinuturing kong isang malaking karangalan na maging alipin ni Kristo bilang pasasalamat sa kanyang paghihirap doon sa krus upang ako'y kanyang iligtas. Bilang huwaran o modelong alagad ni Kristo, ipinakilala ni Pablo na siya ay isang tinawag. Ito ang kanyang pangalawang katangian. Alam mo ba, kaagapay, kung paano natin mapapatunayan na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang? Ito'y mapapatunayan sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos sa atin. Bago tayo tumanggap ng kaligtasan, narinig muna natin ang tawag ng Diyos. Kung hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi sana tayo nagkaroon ng kaligtasan. Paano dumating ang tawag na ito? Tayo'y tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Isang araw, sinugo ng Diyos ang isang lingkod niya upang ipaliwanag sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito ay napatunayan ni Apostol Pablo sa sarili niyang karanasan. Alam natin ang kanyang kasaysayan. Noong una, ang pangalan niya ay Saulo, isang malupit na kaaway ng mga Kristiyano. Inusig at tinugis niya ang mga Kristiyano hanggang sa ibang mga lungsod at bayan. Ganoon katindi ang kanyang galit at pagkasuklam sa mga Kristiyano noong siya'y naglakbay patungong bayan ng Damasco upang hanapin at hulihin ang mga Kristiyanong tumakas doon. Ngunit sa gitna ng daan patungong Damasco, nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanya
at tinawag siya Saulo, Saulo. Pagkatapos ay sinugo ng Panginoon ang isang lingkod niya na ang pangalan ay Ananias, at ito ang nagpaliwanag kay Saulo kung paano siya dapat sumampalataya at sumunod kay Kristo. Si Saulo, na sa kalaunan ay tinawag na Pablo, ay tinawag para sa kaligtasan, at sabay ding tinawag para sa paglilingkod bilang apostol. Ang ibig sabihin ng apostol ay isang sinugo. Si Pablo ay tinawag ni Kristo at sinugo upang magpahayag ng ebanghelyo sa mga hintil. Ang salitang apostol ay may makitid at malapad na kahulugan. Ang makitid na kahulugan ng apostol ay ibinigay sa 12 apostoles ng Panginoong Hesus at sa ibang mga tanging lingkod ng Diyos tulad ni Apostol Pablo. Ang malapad na kahulugan ng apostol ay ibinibigay sa lahat ng Kristiyano. Tayong lahat ay sinugo ni Kristo upang ipahayag at ipamalita sa buong daigdig ang ebanghelyo ng kaligtasan na nakay Kristo. Mga Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Si Pablo ay isang huwaran o modelong alagad ni Kristo sapagkat lagi niyang isinasaisip na siya ay tinawag upang maging apostol, isang sugo ni Kristo na magpahayag ng ebanghelyo sa lahat ng dako. Gusto mo bang maging tunay na alagad ni Kristo? Tularan si Pablo. Laging alalahanin at laging isagawa ang iyong katungkulan bilang tinawag at isinugo ni Kristo na sabihin sa iba ang ebanghelyo ni Kristo. Ipinakilala din ni Pablo na siya ay isang taong ibinukod ng Diyos para sa kanyang sarili. Ito ang pangatlong katangian niya, ibinukod. Simple pero malalim at mahalaga ang kahulugan ng salitang ibinukod. Gamitan natin ito ng isang ilustrasyon. Halimbawa sa kusina, mayroon kang 10 plato. Ibubukod mo ang isang plato at ito'y itatalaga mo na ang gagamit lang ng platong ito ay ang ama ng tahanan. Oo nga't pareho at eksaktong katulad ang disenyo ng platong ito sa ibang mga plato. Pero ang isang platong ito ay ibinukod mo para maging gamit ng isang tao lamang, ang ama ng tahanan. Dahil ibinukod ang platong ito, hindi ito pwedeng gamitin ng sino paman. Bilang alagad ni Kristo, ganoon ang pagkilala ni Pablo sa kanyang sarili. Siya'y tanging nakabukod na lamang sa Diyos para sa gawain ng Diyos sa ebanghelyo. Dahil siya'y nakabukod na para sa Diyos, hindi na siya pagagamit sa kasalanan. Hindi na siya pagagamit sa kalaban, hindi na siya pagagamit sa ano pamang layunin o gawain na salungat sa kalooban ng Diyos. Sa 2 Timoteo, Kabanatang 2, mga talatang 20 at 21, ay ipinaliwanag ni Pablo ang kahalagahan ng pagbubukod ng Kristiyano ng sarili para sa Diyos. Tungayan natin. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at luwad. At ang iba'y sa natatanging paggagamitan at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabubuting gawa. Sa ibang salita, sabi ni Pablo, sa isang mayamang bahay, may mga espesyal na gamit, mga plato at kubyertos na inilalabas lamang kung mahalagang okasyon. Mayroon din namang pang-araw-araw at mayroon ding ginagamit na arinola lamang. Alin ang ibig mo? Ikaw ba'y isang kasangkapan pang-espesyal na okasyon o gusto mo bang isang pangkaraniwan lamang?
Kung ibig mong maging special na Kristiyano na gagamitin ng Diyos sa mahalagang gawain sa kanyang kaharian, dapat mong linisin ang iyong sarili sa mga kasalanan at humiwalay ka sa mga relasyong nakakatisod sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Si Pablo ay isang huwaran o modelong alagad ni Kristo dahil siya ay ibinukod para sa Diyos lamang. Ikaw din, handa ka bang ibukod ang iyong sarili para sa Diyos lamang? Handa ka bang iwanan ang kasalanan? Handa ka bang putulin ang mga relasyon na nakatitisod sa iyong pagsunod kay Kristo? Nakita natin na si Pablo ay isang huwaran o modelong alagad. Unang-una, dahil siya'y may malalim na debosyon kay Kristo. Ang pangalawang katangian ni Pablo bilang huwaran o modelong alagad, may malalim siyang pag-ibig sa ibang Kristiyano. Basahin natin ang Roma, Kabanatang 1, mga talatang 8 hanggang 11. Paano pinatunayan ni Pablo ang kanyang pag-ibig sa ibang Kristiyano? Una, pinatunayan ni Pablo ang kanyang pag-ibig sa ibang Kristiyano sa pamamagitan ng panalangin. Sa talatang 9, sinabi ni Pablo na walang tigil niyang binabanggit ang mga taga-Roma sa kanyang panalangin. Isang malaking hamon ito sa atin, kaagapay. Tayo ba lagi nating idinadalangin ang ating mga kapatiran sa Panginoon? Pangalawa, pinatunayan ni Pablo ang kanyang pag-ibig sa ibang Kristiyano sa pamamagitan ng pagpapalakas. Sa talatang 11, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma na sabik siyang makarating sa Roma upang mabigyan ang mga Kristiyano doon ng pagpapalakas sa kanilang pananampalataya. Bilang apostol, marami siyang maibabahagi sa mga Kristiyano doon, mga katotohanang itinuro mismo sa kanya ng Espiritu Santo. Pero sa talatang 12 ay parang binawi ni Pablo ang kanyang sinabi sa talatang 11. Sabi niya, sa makatuwid ay upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa na ito'y sa inyo at sa akin. Nakita ba ninyo kung gaano kababa ang loob ni Pablo? Hindi porket apostol siya ay inisip niya na walang maitutulong ang ibang mga Kristiyano sa kanyang paglago sa pananampalataya. Hindi ganon ang isip ni Pablo. Sinabi niya sa mga taga-Roma, kayo at ako ay kapwa magpalakasan ng pananampalataya. Kayo ay magpapalakas sa akin at ako naman ay magpapalakas sa inyo. Kumusta naman tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga Kristiyano? Nadarama ba natin na kailangan natin sila at tayo ay kailangan nila? Kasigasigan sa gawain ng Panginoon. Ang pangatlong katangian ni Pablo bilang alagad ni Kristo, ang kanyang kasigasigan sa gawain ng Panginoon. Basahin natin ang Roma, Kabanatang 1, mga talatang 13 at 14. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na madalas kong binalak na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako'y nahahadlangan upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa iba pang mga hintil. Ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya't sa ganang akin, nasasabik akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Suriin nga natin ang ating sarili. Hanggang saan ang abot ng ating kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon? Sinisikap ba nating maabot ang lahat ng ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapitbahay? Ang tunay na alagad ni Kristo ay may marubdob na hangarin na madala ang ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhang daigdig. Lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Ang pang-apat na katangian ni Pablo bilang alagad ni Kristo ay ang kanyang lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng ebanghelyo. Basahin natin ang Roma, Kabanatang 1, mga talatang 16 at 17. May lubos na pagtitiwala si Pablo sa ebanghelyo
Para sa kanya, tanging ang ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ebanghelyo lamang ang tanging paraan para maligtas ang tao. Kaya siya sumulat sa mga taga-Roma ay upang ipaliwanag niya kung ano ang ebanghelyo at kung bakit ebanghelyo lamang ang kapangyarihan ng Diyos para dulutan ng kaligtasan ng tao. Ito ang layunin natin sa mga pag-aaral na ito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma upang ganap na maunawaan at mapanghawakan ang buong kahulugan at kapangyarihan ng ebanghelyo. Unang-una sa ating sariling buhay at pagkatapos upang ito'y ating maibahagi rin sa mga tao sa ating kapaligiran. Kaagapay, ito ang hamon. Ito ang mga katangian ni Pablo bilang huwaran o modelong alagad ni Kristo. Ganap na debosyon o pagtatalaga ng sarili kay Kristo, pag-ibig sa ibang Kristiyano, kasigasigan sa gawain ng Panginoon, lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Nabubuo na ba ang mga katangian ito sa ating mga buhay? Kaagapay, idalangin natin sa Panginoon na sa tulong ng Espiritu Santo at sa tulong ng pag-aaral natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang mga katangian ito ng tunay na alagad ni Kristo ay mapasa atin din ng higit-higit pa mula ngayon. Ito naman ang pansariling pagsasabuhay. Basahin at sauluhin ang Roma Kabanatang 1, Talatang 7. Sa lahat ninyong nasa Roma na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapangyarihan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kaagapay, tulad ng mga Kristiyano sa Roma, tayo ay iniibig ng Diyos. Amen? Bawat araw, sa loob ng linggong ito, bulay-bulayin natin at panghawakan natin ang katotohanan ito para sa ating sarili. Simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng ganitong pananalangin. Diyos Ama na nasa langit, salamat sa iyo na ako ay mahal mo. Sa maghapon, sikapin ulit-ulitin ang dalangin ito kahit nasa trabaho. At sa katapusan ng bawat araw ay isulat kung ano ang pagpapalang natanggap mo sa maghapon sa tulong ng pagbubulay-bulay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Sa Diyos ang papuri at diyan nagtatapos kaagapay ang ating tinatalakay na paksa. Magsama-sama muli tayo sa susunod na Sabado sa kapareho-ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or komento or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZAS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Muli, aking binabati ng happy birthday ang aking may bahay, Pastora Mary Grace Llobrera. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.